Warrior ka ba na sa madaling salita, isang mandirigmang walang takot sa lahat ng mga bagay na handang mamatay para sa bayan at iyong mga pinaglalaban? Hindi di ba? Kasi kalimitan, makikita natin ang mga kasalukuyang warrior sa ating mga kasundaluan, kapulisan at iba't ibang departamento ng hukbong sandatahan or armed forces. Bilang isang sibilyan, simpleng tao, empleyado at trabahador, alam nyo ba na pwede tayong maging warrior? Na ito ay dahil sa isang bagay lamang. Halika at alamin natin. Pero bago yan, welcome po sa kanya-kanyang kakayahan channel na nagsasabing kaya mo yan. Lahat naman ng bagay ay magiging simple lamang kung ito ay mapag-aaralan. Kung bago ka sa aking channel, pakisupport naman, pakisubscribe at huwag kalimutang i-hit ang bell icon para lagi kang updated sa aking mga bagong videos. Mag-upload ako ng mga patungkol sa mga taktika, pamamaraan at istorya ng mga taong may kakayahan na dapat nating malaman upang ito ay maidagdag sa ating kaalaman. Bago natin alamin ang mga bagay, bigyan muna natin ng pansin ang tunay na mga warrior. Sino sila at ito ba ay magagawa mo sa buhay mo araw-araw bilang isang simpleng tao? Ang tunay na warrior ay isang espesyalista sa digmaan. Bukod dito, may mga experience sila at lubhang matatapang. Sabi ko nga, sa panahon natin sila itong ating mga kasundaluhan at ating mga kapulisan na patuloy na inaayos ang ating bayan. Saludo po para sa inyo. Pero nasabi ko nga, bilang isang simpleng tao, pwede tayong maging warrior. At sa paanong pamamaraan kaya ito? Ito lamang yan. Ang digmaan ay isang usaping napakalalim na nagsisimula lamang sa simpleng buhay na patungo sa kaguluhan at pagkawasak. Kung ito ay iisipin mo, ikaw ay isang sangkap ng digmaang maaaring mangyari sa kinabukasan. Pero hindi ko naman sinasabi at hinihiling na mangyari ito. Ang nais ko ay magkaroon tayo ng kaisipang mandirigma. Paano? At sa ang pamamaraan, pwedeng sa trabaho. Pwede, dahil sa isang pagiging independent mo, maaari kang maging warrior. Ang isang mandirigma ay may katangiang, matapang at may prinsipyo. May mga sariling desisyon na maaari niyang lutasin ang pinsalang mangyayari sa kanya, lalo na sa trabaho. Ngayon, kung ikaw ay may katulad ng katangiang ito, maaaring masabi mo sa iyong sarili na ikaw ay isang tunay na warrior o matapang na mandirigma. May desisyon ka at hindi inuuna ang iyong sarili. Inuuna ang sarili. Oo, at bakit kamo? Ang tunay na mandirigma ay may pinaglalaban. Ikaw ba? May pinaglalaban ka ba? Sa larangan naman ng business, nabigo ka pero nabangon mo ulit ang iyong sarili at sinikap mong ayusin ang iyong mga tinatangkilik para sa iyong mga kapamilya, katrabaho, empleyado at kasosyo sa negosyo. Ang isang taong may pinaglalaban lalo na sa ikabubuti ng bayan, pamilya at negosyo ay maaari nating sabihin sila ay tunay na warrior. Ang buhay ng tao ay puno ng pakikipaglaban at meron kang pinaglalaban. Pwede kang mawala ng trabaho o tinatangkilik at dahil dito, maaring masira ang pangarap mo. Pero sa kabila nito, ikaw ay patuloy na lumalaban at sinisikap mong maayos ang sarili mo. Kaya, warrior ka, brother. Bukod sa atin, sino pa ba ang tunay na warrior? Sila ay dalawang tao lamang sa buhay mo. Sila ang naghubog sa iyo sa kabutihan. At dahil sa kanila, nagkaroon ka ng kung ano ang meron ka sa buhay mo ngayon. Pero kung wala, tulad ng iba, pasalamat ka pa din kasi mabuti kang tao. Ang aking tinutukoy, obviously, syempre, ang nanay at tatay mo. Kaya pasalamatan natin sila at humingi ng tawad sa mga naging sala natin. Sila ang tunay na warrior sa buhay natin. Sila ay nagsikap, syempre, para sa atin at sa ating kinabukasan. Nais ng ating may kapal na mahalin natin sila at pasalamatan upang ang ating buhay ay maging matagumpay. Ang pagiging warrior ay walang pinipili. Lahat tayo ay lumalaban sa buhay at lahat tayo ay may pinaglalaban. Maaring ang panahon ay magbago, pati na rin ang mga lahat ng bagay na nasa paligid mo, pero ang isang tunay na warrior ay hindi maaring mabago. Maraming salamat po sa pagtangkilik. Many thanks! Yeah!